Sa bidyong ito, malalaman natin kung paano nga ba ginagawa or ipe-prepare yung niresetang halamang gamot ni Dr. Tan. So, kung ikaw ay nagpa-check up na kay Dr. Tan, reresetahan ka niya ng mga halamang gamot. So, ang kada balot nito ay gagamitin mo ng 2 beses. So, kung titimplahin mo siya or ilalaga mo siya sa gabi, sisimulan mo ng pag-inom sa gabi, gagamitin mo pa rin yon kinabukasan. So, simulan natin. No, mag-prepare tayo nung pakuluan. So, sa isang balot, no, ay lalagyan mo siya ng 2 or 2 kalahating tasa ng tubig. At pagkatapos nun, ay pakukuluan mo siya ng pakukuluan hanggang sa umabot na ng ito ay matira na lang ng hanggang 1 baso. So, ganun nga po. 2 kalahating tasa ng tubig ang ilalagay mo. Pakukuluan mo ito ng samahinang apoy lang para kumulo ng kumulo, no, makuha mo yung katas ng halamang gamot. At pagkatapos nito, pwede mo na siyang inumin, no? Yung kayang init lang. Yung kayang init lang yun. Pwede mo na siyang inumin. Tapos, kinabukasan, pwede mo pa ulit siyang gamitin. Sa 2nd gamit, ganun ulit. 2 kalahating tasang tubig ulit. Pakukuluan mo ulit siya, no? Hanggang sa matira na lang ang 1 baso. Ganun lang kadali yung paggamit sa kanya. So, kung ikaw ay niresetahan or binigyan ng 3 balot, ibig sabihin ay good for 3 days ito. So, 3 araw mo siyang gagamitin. Kung ikaw naman ay niresetahan ng 5 balot, so 5 araw mo rin itong gagamitin. So, laging nating tatandaan na kada 1 balot ay 2 gamitan. So, ibig sabihin 2 pakuluan. So, ganun lang yung paraan ng paggamit or paraan ng paggawa ng tsaa ni Dr. Tan. So, ayun lang guys. Sanang videong ito ay makatulong sa inyo para sa mga bago sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video or kung gusto mo pang magkaroon ng another info about sa mga paggagamot ni Dr. Tan, pwede kang mag-subscribe sa ating channel at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. So, ayun lang guys. Salamat!